Para sa mga skeptics sa cloud steamer, idedemo ko ang Xiaomi Zajia handheld steamer. And I wanna prove to you that this is a right choice. Okay, so meron akong tatlong types of fabric dito. Ito yung normal na pinaplansya mo na damit, na polo. Yung mga plansyahin na damit. Yung parang pang school uniform, ganun. School uniform na material, fabric. Ang tawag dun ay... Hindi ko lang ang tawag dun eh. Ah, cotton. So, cotton siya. Tapos, dito. Ayan. Yan yung pangalawang fabric natin. Medyo heavy. Yung denim jacket na sinasabi mo. And ginusot ko yung dalawang manggas para compare natin later. Gusot. Though, mas okay kung talagang yung from the washing machine kind of gusot. Yung talagang alam mong na-twist-twist na siya and shit. Pero, yan. Para lang. For the sake of demo. Tapos, ito. Ito yung soft fabric na actually, nahirapan din akong i-steam to nung kasal na inatenan ko. So, ito yung sa tingin ko magandang basis for yung soft fabric na sinasabi mo na usually mahirap siya talagang paunatin using a steamer. Yeah! Yun. So, simula tayo dun sa normal. So, paplansyahin ko tong side na to. Tapos ito, iiwan kong wrinkled. And ito na lang pala, para mas kita. So, pe-press ko lang to. Ayan. As you can see, may lumalabas na steam. Ayan. Steam. So, usually kasi, yung mistake ng iba sa paggamit ng steamer is, kaya sila mag-steam. Parang ganyan-ganyan lang. Which is, as you can see, gusot-gusot pa talaga siya. Hindi niya talaga makukuha yun. Kasi, kailangan ma-heat yung fabric enough for it to stretch out. And what you wanna do is hold it taut. Wow, taut. Hold it taut. Yan, so when you stretch out ko siyang ganyan, hold it taut. Kailangan mo rin talaga siyang i-flatten. Yan. For me, actually, therapeutic siya. Pero syempre, hindi siya therapeutic kapag nagmamadali ka na tapos kailangan mo na umalis. Parang, nangyayon na, maplansya ka na! So yun, I suggest doing this the night before your event. Yan. Yun. Chill lang tayo kasi bukas pa naman yung event. Tapos talaga pinipress ko siya against the fabric, hindi yung ganyan lang. Pinipress ko siya against kasi para makatulong din siya sa pag-stretch out ng fabric. So make sure lang din to keep this clean kasi pag may dumi yan, kapag pinress mo siya again sa fabric, madudumihan din yung fabric. Nangyari na yun sa akin ng hassle. Ayun, yan. Yung sinasabi ko kanina na yung difference nito sa Edmark is hindi continuous yung steam na pagka-press ko ng ganyan, tuloy-tuloy lang siya. Yung sa Edmark, ganun, diba? Sobrang hassle nun. So, sobrang refreshing ito for me. Tapos, alam mo yung usual kong ano, problema dito. Ito yung isang caveat na kailangan mong malaman. Ang problema ko dito is, yung pinakadulo. Kasi, kapag pinaplansya ko siyang ganyan, napapaso ako, diba? Siyempre, tao lang ako, nasasaktan din ako. So, ang ginagawa ko dito, surprise, my toes help. So, tinutulungan ng paa ko na i-hold taut yung dulo. Para din ko siyang papaplansya. Yan. Yan, nahassle lang nung part na yun, I guess. Or baka may alam ka na mas better way na hindi gagamitin yung paa. Pero so far kasi parang okay lang naman sa paa ko. G naman siya. So, yun lang. Yung medyo caveat niya. So, yan. Kung titignan mo, kukompare mo sa kabilang side, malaki yung effect niya na yung mga visible wrinkles talaga nawala. Yan. See? Okay. Next fabric. Itong denim. Ayan. So, wrinkled. So, ito yung
Ano natin, steam natin. Live selling na live selling ah. Chismis ko lang. Sa TikTok may nakita ako na parang nagte-trend na apparently sobrang sikat siya na live seller. You wanna do the back thing. Always. Yan. So may live seller na namatay apparently, na sikat sa TikTok, na namatay siya of endometrial cancer. Endometrial sa ano yun eh? Sa uterus. So apparently, namatay siya dahil sa kaka live selling niya, like sobrang high stress ata or something. So medyo oof. God bless her. I'm praying for her, for her soul. That's so sad. Anyway, ayan. So ayun no, 'di ba? Parang chinismis lang kita. Kwentuhan lang kita. Tapos straight na siya. Denim to. So yan, ang laki ng difference. Satisfying. Next. Ito naman. Again, wrinkle ko pang onting. Onti pa. Just to prove a point. Yeah. Yun. Ayan o. Dudun. Eo wrinkled. Dirt poor wrinkled. Joke lang. Sa atin eh. No? Tapos dirt poor. Ayan. So, steam ko to. So, talagang, ano, for me talaga, kailangan sobrang, ano lang, relax lang. Hindi talaga mag-work yung dapat, give it the time of day. Your clothes deserve love because they hug you every day. Aray ko. Yun na nga ba sinasabi ko. Ayan, yan yung other side. Ito, may konting wrinkles pa dito. So, kabilang side. Actually, yung kabilang side, dahil manipis yung fabric dito, straight na siya. So, hindi ko na siya gagawin. Ayan, so, compare lang natin ulit. Ayan. Chudun. Wrinkled. Straight. Ayan, close up pa. Ayan, no? Smooth talaga. Smooth! Yun lang. Bili na po.